bawang at sibuyas, mga sangkap na pangkaraniwan. Pero IV Love Anuver, meron din daw itong mga special power na dapat nating madiscover. Ang magkapamilyang bawang at sibuyas, talagang numero uno sa ating mga lutuin. Sa katunayan, dahil sa angkin nilang lasa, aroma at pati na rin sustansya, noong sinaunang panahon ay sinasamba pa ang mga ito ng mga taga-Ehipto. Kaya naman ang mag-asawang Randy at Nikki, love na love ang tandem ng bawang at sibuyas. Yun nga lang, para kay Mister, mas nakakabilib daw ang sibuyas. Para kay Mrs. naman, bawang ang winner pagdating sa dami ng mga pakinaba. Tay, aminin mo na, mas malasa ang sibuyas. Tay, aminin mo na, mas masarap ang bawang. Masarap? Oo! Ang baho nga niyan eh. Ano ka ba, kahit mabaho to, mabango to pag niluluto. Tingnan mo nga yung mata mo, naiiyak ka na. Eh ano naman, marami naman pinagagamitan tong sibuyas. Ay nako, ang bawang ang mas marami. Ano nga ba ang mas magaling, ang bawang o sibuyas? Nako, saring na lang natin pag-usapan niya. Kapakipakinaba ang sibuyas, ang nagmamagaling na pula at puti, The Onion King, Tatay Randy! On the red corner naman, ang humamon sa nagmamagaling na sibuyas dahil para sa kanya, mas magaling ang garlic. Ah, eto na po, ang magpapatunay na mas magaling ang garlic, the fantastic garlic herself, Nanay Nikki! Kasama rin natin ang mga eksperto na may final say kung tama nga ba ang mga gamit ng sibuyas at bawang na gagawin ni tatay at ni nanay. And round 1! Alam nyo ba na ang sibuyas ay maaari din gamitin pantanggal ng kalawang? Wow! Patunayan mo nga! Ang kinakalawang ng mga gamit gaya na lang itong bowl, pwede pa raw mapakintab gamit ang katas ng sibuyas. Hatiin lang ang sibuyas, ipahid at pisilin ito sa bahaging may kalawang. Tama, ang galing ni tatay. Talagang nakakatanggal ng ng kalawang ang onion. Kasi ang onion, nagpo-produce yan ng sulfenic acid. Especially pag na-slice mo yan. Alam naman natin na pagdating sa kalawang, ang pinakakaaway ng kalawang ay acid. At dahil nagre-release ng sulfenic acid yon, natatanggal unti-unti yung kalawang. Iwanan lang daw ng isang oras para kumapit ang katas bago ito ugasan. At pagkatapos, tada! Ang dating may kalawang, ngayon lalaban na sa pakintaban. Kakaiba nga ang galing ng sibuyas, pero ano kaya ang score na ibibigay ng ating mga judges? Wow! Perfect 15! Nako, perfect! Kinakabahan na kaya si Garlic? Kung ang sibuyas nakakatanggal ng kalawang, ang bawang kaya? Ano ang magagawa? Nako, hindi nyo ba alam ang bawang ay pwedeng gamitin pandikit? Oh yes! Tantarin lang ng maigi ang bawang para lumabas ang katas. Isalin sa lalagyan. At gamit ang bawang, ready na tayong magdikit. Tingnan nyo naman kung gaano ka-epektibo ang bawang bilang alternatibo sa glue. Galing rin ni nanay, totoo yan. Pwede natin gawing glue ang ating garlic. Kasi ang garlic, maraming lamang protina yan at amino acids. Ang ibang mga protina at amino acids, pag nagka-come in contact with air o nagre-react sa hangin, nangyayari, nagiging adhesive siya o tumitigas. Pero ano kaya ang say ng ibang mga hurado? Ang garlic, perfect 15 din! Nako, tay! Ano kaya ang mangyayari? Isunod na natin ang round! Ang bawang, mabisa rin daw na panlaban sa ubo. Una, ilagay ang bawang sa kumukulong tubig. Isalin ang pinagkuluan sa baso. Para sumarap ang lasa, maaari itong haluan ng kaunting asukal o kaya honey. Ayan, ready to drink na ang ating all-natural cough remedy. Alam mo si nanay, may point.
kasi ang garlic talagang ginagamit siya for respiratory infections, kumbaga. Kasi meron siyang altisin and sulfur. Yun yung dalawang component ng garlic na ang target niya is hindi lang sa high blood, pati sa ubo. Aba! Tama nga! Kaya naman, ito ang score ng ating judges. Aba naman! Matindi, matindi! Ang garlic ginawang cough syrup? Lalaban ka pa sibuyas? Siyempre naman! Tamang-tama raw ngayong tag-ulan ang sibuyas. Kasi panalong panangga rin daw ito sa kagat ng lamok. Ipahid ang hinating sibuyas sa kagat ng lamok o insekto. Tapa yung ginawa ni tatay. Ang ginagawa nito, yung enzymes na lumalabas dun sa pagpahid natin ng onion, nakaka-relieve siya ng swelling at saka nakaka-relieve siya ng... meron siyang anti-inflammatory and bacteriostatic effect dun sa skin natin. So, nawawala yung pain. Maliban sa mabilis na gagaling ang kagat, pwede rin daw maging insect repellent ang amoy ng sibuyas. Bongga, di ba? Perfect 15 para sa sibuyas bilang panggamot sa mga insect bites. Why not? Aba, tayo na naman ulit? Ay, sino na talaga mananalo sa kanila? Si garlic ba? O si sibuyas? Eto na ang susunod na round! Try! Para sa finale ni tatay, gagamitin na niya muli ang bagsik ng amoy ng spectacular sibuyas. Para sa mga bagong pinturang kwarto o bagay, sibuyas ang pangontra sa nakahihilong amoy nito. Ilubog sa tubig ang binalatang sibuyas at ipwesto ito malapit sa bagong pinturang gamit. Kung gusto nyo ng mas matinding sibuyas power, pwedeng hiwain ang sibuyas at huwag na itong ihalo sa tubig. Talaga nakakatanggal ng amoy yan. Siyempre, nagproproduce siya ng iba't ibang klaseng mga enzymes at iba't ibang klaseng mga gases. Ito ay nagre-react sa amoy ng pintura. Maaari niyang man-neutralize yung amoy ng pintura. Si nanay hindi naman nagpapaawat dahil ang bawang naman daw effective na pampaalis ng tagyawat. Magaling talaga yung garlic. Wash natin muna yung face natin kasi kailangan ma-dilute muna yung face natin pagpahid natin ng garlic. Kasi ang garlic, meron siyang salicylic acid and that is the one that kills the bacteria that causes acne. Depende sa sensitivity ng inyong balat. Pwede raw itong gawing beauty regimen araw-araw. At ang bonus powers nito, nakagagaling din ng sugat. Nako, maigpit ang labanan. Pareho pa ang score pagkatapos ng third round. Sino kaya ang magwawagi kina sibuyas at bawang? Pareho kaya silang kapaki-pakinabang? At importante yung mga rekado. Eto na ang ating score. What a score! Look at those! Via unanimous decision. Walang iba kundi silang dalawa! Congratulations! Yun! Yun! Perfect! Mag-isa na tayo! Sa bis at pakinabang, parehong winner ang sibuyas at bawang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang mga amazing powers ng mga ito.